Hello po, gagawa po tayo ngayon ng ribbon clamp. Unahin po muna natin itong isa. Bali may sukat po itong 15 by 8 cm. Tatahiin po muna natin siya. Pagtapos po natin siya matahi, babalik ta rin naman natin siya. Tsaka itatabi po muna natin. At sunod naman po natin ito ng sukat naman po nito ay 32 by 18 cm. Ganun din po, tatahiin din natin yung gilid. At pagtapos po matahi, babalik ta rin din po. Tsaka po, itatabi rin muna natin siya. Next naman po, ang sukat po nito ay 38 by 18 cm. Ganun din po, tatahiin din natin ang gilid. Ganyan po, babalik ta rin din natin. Pagtapos po natin matahi yung tatlo, ngayon naman po ay ifa-flatten lang po natin siya ng ganyan. Tsaka itutupi po natin ng gitna. Igigitna nyo po, gumamit na lang po kayo ng ruler para mahanap nyo talaga yung tamang gitna. Tsaka lilinyahan nyo po ng lapis. Kung saan po kayo naglinya ng lapis, doon po kayo mag-fold pag gitna. Ganyan. Tsaka ganun din po sa kabilang side. Tsaka tatahiin nyo pareho yung gitna. Ganun din po ang gagawin dito sa isa. Igigitna nyo lang din po. Ganyan. Gitna nyo po. Lilinyahan nyo po ng lapis. At ifo-fold nyo rin. Kung saan po kayo naglinya ng lapis, doon po kayo mag-fold. Ganyan po. Lagyan nyo lang po ng pin para hindi kumalas kasi ang telang satin ay madulas. At tatahiin nyo rin po yung gitna. Ayan po, pagtapos po natin matahi, doon po sa malaki, doon po kayo maghahanap ng gitna at doon nyo po itatapat yung isa. Ganyan. Tsaka nyo po tatahiin. Pagtapos nyo po matahi, ganyan na ang kanyang itsura. Ngayon naman po ay tatahiin na natin siya ng malalaki po yung agwat para mamaya paghila natin, mas madali na lang. Ayan po, hilahin nyo lang po pa kunti-kunti para mag-form po siyang ribbon.
Pag na-form nyo na po siyang ribbon, paikutan nyo na lang po siya ng sinulid. Tsaka ilalak nyo na po ng tahi. Ganyan na po ang kanyang itsura. Ngayon naman po, ilalagyan na po natin ito. Ang paglagay po nito ay pabaliktad. Kasi mamaya naman po ay babaliktarin din natin para hindi lang po makita yung tahi. Ganyan po. Pagtapos natin magtahi, bawasan lang po natin. Tsaka ganyanin nyo na lang din po para walang himulmol pag binaliktad natin. Ganyan po. Yan, ganyan. Babaliktarin po natin siya. Ayan po siya at yan po yung tahi na hindi yung nakikita. Ayan po. Malinis po siya tingnan. Ayan. Kailangan po natin ng dalawa at yan po yung clamp. Diyan po natin siya ilalagay. At ngayon naman po ay i-glue stick na po natin siya. Ayan na po ang ating magandang ribbon clamp. Ayan na po ang cute. Salamat po sa panunood. Bye!